Hello everyone, welcome back to Kimmy's Vlog, and today's video is another video tutorial na naman ituturo ko sa inyo kung paano ba mag-book online sa Red Cross. Yes, tama po yung narinig nyo. So, marami pa kasing mga tao na gustong umuwi sa mga probinsya nila or sa bayan nila kasi yung iba is nahihirapan kung paano ba gamitin yung website ng Red Cross, at isa na ako dun guys na nahihirapan din. Kasi yung old process kasi kung saan ka nagpa-swab test is doon ka din magbabayad, di ba? So ngayon is online na. Yan, so ituturo ko po sa inyo kung paano gawin yan. At saka i-share ko din sa inyo yung mga na-experience ko doon sa site na yun para hindi nyo na ma-experience kagaya sa nangyari sa akin. Yan, para mas madali na yung pag-process nyo. So without further ado, let's get started! Alright, so nandito na tayo sa screen ng phone ko. Let's go to the browser. By the way guys, ilalagay ko lang tong link sa ilalim ng description ng video na to. Click nyo lang po yan para madirect po kayo dito sa website na to. So, may dalawang types sa pag-book ng test guys. The first one is saliva test and the second one is swab test. So, depende po sa lugar na pupuntahan nyo kung ano po yung kailangan nila. So, sa mama ko naman is saliva test yung kailangan dito sa lugar na babalikan niya. So, if kinlik nyo po yung saliva test, is meron po ditong bubungan sa inyo na instruction, 1 to 6 instruction. So, basahin nyo lang po yan. Ayan. So, before po kayong makabook dito guys, need nyo po munang mag-register dito sa, ayan, itong ECIF. Kasi itong ECIF guys, ito yung parang tracing nila sa'yo. For example, may nakasama kang positive tapos ikaw naman negative. And since na meron ka nito, so matatrace ka nila. Ayun. So dito din magsisend yung website na to ng result nyo if positive kayo or negative kayo sa test result nyo. So ito po yung site guys, kung saan kayo magre-register dito sa ECIF. So, I suggest po na gumamit po kayo ng latest na mga phone. Kasi, based on my experience, is natagalan talaga ako dun sa phone na ginamit ko, yung Samsung S7. Kasi, nirelease yun way back in 2016 eh. So, old na siya talaga. So, yun lang po yung suggestion ko sa inyo. Gumamit lang po kayo ng latest or hindi masyadong latest, yung release nung 2019, yung ganun. Kasi kapag hindi latest kasi yung phone na ginamit nyo dito, may tendency na hindi magiging blue yung ibang buttons kapag nag-fill out kayo dito ng mga forms na kailangan para mag-register dito sa ECIF or doon sa website para mag-book ka ng test. Yan, so let's click this one. So, nandito na tayo sa ECIF. So, kailangan nyo pong i-fill out lahat ng mga information dito. Pero, hindi naman necessary lahat ah. Yung may ganito lang. Alam mo yung may asterisk. Yun lang guys, yung mga i-fill out nyo dito, yung mga asterisk. Kasi kapag hindi nyo fill out, then hindi mag-proceed yung request nyo. So, yung una is last name, first name, middle name, nationality, at saka birthday. So, just follow the instruction lang po yung mga kailangan. Okay? So, dito sa nationality naman, pipiliin mo yung Philippines. Ayan, Philippines. Tapos, yung birthday mo naman is numbers lang ilalagay nyo. Tapos, magdi-display na yung edad nyo dito. Ayan, oh. And then, may asterisk. So, need mo siyang i-fill out kung ano ka, single ka ba, married ka ba, or kung ano ka dyan. Tapos, yung sex, kung male ka ba or female. Tapos, ito namang testing category, guys. Dito ako natagalan. Kasi kapag phone yung ginamit mo, hindi talaga makikita yung context nito. Kasi yung pipiliin mo dito is A, B, C, D, E. Magwa-wonder kayo. So, kung gusto nyo pa makita yung context, wala kayong laptop na ginagamit, then click nyo lang po dito sa upper right side, itong tatlong dots,
Tapos, click nyo siya as desktop site. And then, after that, makikita nyo po rito yung context. Anong nilalaman ng A? Anong nilalaman ng B? Until dito sa J. Ayan. So, sa akin naman, kung ikaw naman is nanggaling ka sa Maynila tapos gusto mong bumalik sa bayan mo doon sa Bohol, Negros, or Cebu, is piliin mo tong D. Kasi meron dito nakasulat na, ayan o. Ayan. Return to their place of residence. Ayan. Or home origin. So, yan yung pinili ko eh. So, ibalik na natin ito sa normal. Ayan. So, yung piliin mo lang dito is yung D. Kung babalik ka sa original place mo. Kung within Philippines ka lang naman. Tapos, yung next is yung email address. Kailangan po to yung email address kasi yung sinabi ko nga kanina is dito isi-send ng Red Cross yung result nyo. If negative kayo or positive kayo. Tapos yung phone number. Tapos kung sino yung nagmamayari ng phone, yung patient ba or someone else. Tapos dito naman guys, yung current address nyo kung saan kayo. For example, nasa Gizan del Sur kayo. Tapos, dito sa region is automatically na siyang nag-fill out. Tapos, i-fill out nyo ditong city kung saan na part. For example, dito sa Butuan City. Tapos, yung barangay nyo. And then, yung house address. The same din dito sa permanent address. Need nyo din i-fill out yung mga information dito. Yung permanent address naman, guys, is kung saan kayo pupunta. Or kung saan talaga kayo galing. Before kayo pumunta dyan sa lugar kung saan kayo ngayon. Yan, same lang. Ayan, so dito naman guys, kung wala ka namang trabaho is piliin nyo lang tong stay at home parent. Tapos hayaan nyo na lang tong lahat. Pero kung may work kayo, then need nyo tong i-fill out lahat. So dito naman guys, sa exposure history, is kung wala naman kayong history na parang may symptoms kayo or may ubo, yung mga ganun, wag na lang kayong pumili dito ng yes or unknown. It's just, wag na. Kasi kapag pinili nyo unknown, is hindi nyo to ma-uncheck. Trust me. Yan, dito sa vaccine naman, kung na-vaccine ka na ba ng first dose or second dose, if wala naman, then pwede nyo siyang skip lang. Tapos dito naman, sa case qualification is need yung i-fill out to kasi required eh. Ayan o. So, if wala naman kayong any problem, then non-COVID case kayo. Ayan. So, dito naman sa disposition report, if wala naman, then just skip. Tapos dito sa health status, skip lang. Skip lang. Dito, skip din ako dito. Nag-no ako dito. Tapos, sa pregnant naman, kung female ka, pwede din mag-no ka kasi female ka eh. Pero kung male ka, siguro hindi naman siguro lalabas tong pregnant na to. So, pwede nyo din siyang hindi i-check. So, dito naman sa identification guys, either passport or any IDs as long as government issued siya. Okay? Kasi yung si mama ko is wala naman siyang passport, wala naman siyang postal ID. Yung nandun lang sa kanya is yung barangay ID. Which is, yung gagawin nyo lang muna is upload kayo ng photo. Gaya nito. Ayan. Tapos, upload nyo siya. Ayan. Upload na yan kasi meron nakasulat ng clear image eh. Tapos, dito sa itaas, guys, is ilalagay nyo yung number ng ID nyo. Okay? Like, 01, tapos, ganyan, 5649F. Yung mga ganun yung mga ID, diba? Basta ilagay nyo lang dyan for additional information. So, dito naman, guys, pwede nyo din i-skip to. Ayan. Tapos, submit. Pagka-submit nyo guys, is may lalabas na image sa page nyo. Kagaya nito. Ayan.
Ito yung niregister natin kanina. Yan. So, itong retrieval code, guys. Ayan. Ito yon. So, need nyo to siyang i-copy at i-paste nyo sa notepad nyo kasi kailangan siya. Or kung hindi nyo siya na-copy, then okay lang. Kasi magsasend naman yung website na to doon sa email na nilagay nyo dito. So, meron kang copy doon. Buksan nyo lang yung email at i-copy yon. Okay? Kailangan talaga to, guys. Kasi if hindi nyo to na-copy or na-save, is may fill outan kayong yung maliit na papel before kayong iswab. Yun. So, kailangan talaga to. So, please, i-save nyo. Alright? So, since na nakapag-register na tayo doon sa ECIF na website, so, scroll down na po tayo dito at makikita po natin dito yung saliva test. Tapos, click nyo lang po dito yung view all location. Yan po. So, scroll down. So, may makikita ka ditong reminders ulit. So, basahin nyo lang po yan, okay? Basahin nyo lang and then you're good to go. So, if tapos nyo na pong basahin yan, then pwede nyo po itong i-close na. Ayan. So, scroll down po kayo. So, ito po yung mga location kung saan pwede po kayong magpa-swab test or magpa-saliva test. So, piliin nyo lang po yung lugar na kung saan mas malapit sa inyo na pwede nyong puntahan para magpa-swab test kayo. So, dito na po yung papasok yung pagbubuk ng saliva test or swab test. Ayan. So, yung price niya lang is 2,000 lang. For example, magbubuk ka dito sa Ayala South Park National Road, Barangay Alabang, Muntinlupa City. Ayan. So, nasa Ayala Mall siya. Ito. Click mo lang yan. Ayan. Hanapin mo yun ulit. Kasi parang nagdodoble yung kanilang website eh. Kapag kinlik mo yung book, parang mag-click ka pa ulit dito. Hanapin mo na natin. Parang hindi ko mahanap. Sige, let's pretend na lang na ito yung kinlik natin, okay? View item. Ayan. Tapos, add to cart mo siya, guys. And then, scroll up. Click mo to. Ito yung kiklik mo. Okay? Ito. Ayan. And then, mag-fill out ka ulit ng information dito. Just click continue muna. Ayan. So, before nyo pong ma-avail tong book nyo dito sa website ng Red Cross, need nyo muna mag-fill out ng mga personal information dito, gaya nito. Kasi kapag wala yan, is hindi mag-granted yung request nyo. So, ito muna yung i-fill out natin, itong no patient. Ayan, so, ilagay nyo yung email address nyo kung ano yung ginamit nyo doon sa pag-register nyo sa ECIF. Tapos, itong retrieval code naman, guys, as you can see, nakita nyo dun sa ECIF nyo, is iba po yun, ha? Iba po yun yung retrieval code ng ECIF dito sa saliva test na gagawin natin or i-request natin. So, click nyo na po itong registered now. Ayan. Again, need ulit ng mga information. So, need nyo itong i-fill out. So, yung test is kung ano ba, saliva test or swab test. Ayan. Tapos yung reason. Kung yung reason mo lang naman is, ayan, is others. Or kung ano po yung ibang reason nyo dito is piliin nyo lang. Yung sa amin is others lang. And then, again, yung last name, yung first name, yung middle name, yung mga naka-orange dyan, need nyo yan i-fill out. Tapos yung sex, yung civil status, again, yung email address, tsaka i-confirm mo yung email address nyo dito. Tapos yung emergency contact name,
kung sino yung available na pwedeng i-contact just in case of emergency, kung anong nangyari sa inyo. And then, ito naman is hindi ko to siya kinlik. Yan. So, yung occupation naman is, it depends. Kung meron kayong trabaho. If wala naman, kung housewife ka lang, di ilagaw mo housewife. Yun. And then, dito naman is optional lang to guys, ha. Itong profile photo. If gusto nyong lagyan ng picture yung swab test mo. Yung result ng swab test mo. So, dito sa ibaba naman guys, is yung identity document. Like yung ginawa natin kanina, is yung kung ano lang yung ID na available sa iyo. Yung sa amin is barangay ID, like what I said kanina. Again, yung number ng ID. Okay? Tapos, upload. Ayan. Example lang yun, ha? Example lang to, ha? Ayan. And then, ito naman is pwede mo siyang skip. Yung mga optional, skip. Ayan, pwede rin to skip. Tapos, yung current province. Pwede siyang lagyan. Yung kung saan kayo ngayon. Yung province, yung city, barangay, street and number at saka yung postal code ng lugar nyo kung saan kayo ngayon. Again, yung permanent address o yung kung saan kayo pupunta or kung saan kayo nanggaling talaga. Fill out nyo din yan at lahat. And then after that, one yung phone number. The same din doon sa pag-register ng ECIF. Tapos, kung traveling ka, check mo yan. Tapos, origin, kung saan ka. Tapos, yung destination mo. Ayan. Tapos, dito naman is optional lang. Optional din to. Skip mo lang yan. Skip mo lang yan. Skip mo lang yan. Ayan. And, tapos na. And then, guys, since na hindi ko fill out lahat-lahat ng mga information, nakasulat talaga dito na invalid date. So, dito ako nagka-problema nung sinabi ko sa inyo na Samsung S7 yung ginamit. And after that, if na-click nyo na yung time na gusto nyo, magpa-swab test, is may lalabas ditong ganito. Is, ang nakasulat dito is, dapat within 60 minutes or 1 hour, is nabayaran nyo na to. Nabayaran nyo na to sa either GCash, either sa ATM card nyo, debit card or debit card, yung mga ganun. Maraming choices eh. Kasi dito guys, hindi ako makaka-proceed. Kasi hindi naman ako magbo-book. Ayan. So, after that guys, if nabayaran nyo na yung 2,998 ata yun lahat,
magsisend tong website na to ulit ng confirmation na successfully na na-paid mo na yung book mo dito sa kanilang website. So, hintayin mo na lang yung time at saka yung date kung magpapaswab ka na. And after that one, guys, kung natapos na po yung swab test nyo o yung saliva test nyo, is makikita nyo po dito yung result nyo dito sa email address nyo. So, it depends po eh. Kasi nung nasa live test si mama is nasa 18 hours lang ata, nandito na agad yung kanyang information. Ayan o. So, i-download mo na lang yan. And then, you're good to go. Ito yung dinownload ko kanina, guys, doon sa email address ko. Ayan, negative show. Ayan. So, automatically na talaga na magsasend yung Red Cross doon sa email address mo. So, mas mabilis. Pero it depends po ah. Pero kasi may iba kasi na 32 hours. Depende kung gaano kayong karami. And then, after that one, you're good to go. Ayan. Kung meron na kayong ganitong result, then pwede na po kayo mag-proceed dun sa SPAS. Yung kailangan nyo lang po is i-upload na lang to yung ID nyo at saka itong result. Kung restricted po yung area. Pero kung hindi naman restricted yung area, there's no need for you to upload this one. At yun lang naman po sa video na to. Thank you so much for watching. If you like this video, please don't forget to like and subscribe so that parating yung updated sa lahat ng mga videos na ina-upload ko. So once again, my name is Kimi Takahashi. Please keep safe always. God bless you all. And see you again from my next video. Ingat you guys. Bye-bye.